Create your budget. Kung hindi ka pa nagpa-budget, ay, ito ang number one. Ito ang pinakauna mong dapat gawin. Alam mo ba kung magkano ang kinikita mo o ng inyong pamilya? Alam mo ba kung magkano ang expenses niyo every month? At alam mo ba kung ilang percent ng inyong income ang napupunta sa inyong food and groceries every month? So kung hindi mo alam at nag-estimate ka lang parati, ito na yung pagkakataon mo na ilista lahat ng inyong ginagastos from your fixed expenses at mga variable expenses, kasama na dyan yung food and grocery budget, para alam mo, aware ka kung saan napupunta ang kinikita mo at hindi ka parating nagtatanong at the end of the month kung bakit nag-short yung budget nyo, kung bakit kailangan nyo ng mangutang dahil wala nang natira or wala nang sobra. So it's very important that you have your own budget. And also, please don't compare your budget to other people's budget, kasi magkakaiba tayo ng priorities, magkakaiba tayo ng needs and wants, magkakaiba tayo ng gustong kainin. So wag mo i-compare na yung 10,000 mo, yan na yung food and grocery budget ng isang family of 2 sa isang week. Samantalang ikaw, yung 10,000 pesos mo, that's your food and grocery budget for the entire month for a family of 4. Again, magkakaiba tayo. Magkakaiba tayo ng kinakainan, magkakaiba tayo ng food na gustong kainin, magkakaiba tayo ng grocery at market kung saan tayo namamalengke. So, let us not compare our budget to others. Hindi mo kailangan ng mamahaling notebook o printable para mag-budget. Kahit sa simpleng notebook lang o kaya papel lang, kuha ka ng papel at ballpen, isulat mo, pwede na yun sa iyong budget. At pwede mo ring i-download ang aking free budgeting printables. Punta ka lang sa The Pinay Investor. I'll put a link somewhere here para magkaroon ka ng copy kung gusto mo lang naman. Sana ay manatutunan kayo sa aking video ngayon. Please don't forget to like this video, post your comment, and subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. Thank you so much for watching, and God bless!